Hello mga apo, mga lolo at mga lola. Andito na naman tayo sa ating channel, Plants with Lolo Fred. Nandito ako ngayon sa aking frontage, Bakuran. At ito po yung pong nagtanim po ako ng mga dwarf boko. At kapag katignan ninyo yung mga tanim ko, ipakita ko sa inyo yung aking tanim na mga anim na dwarf boko. Mga possible isang taon pa o kaya dalawang taon, sure ako na mamumunga po ito. Yes, ito po yung isa. Okay, so dwarf po ito. At anytime from now, parang mayroon ng upcoming. Yan, isa yan. Dito sa frontage actually ng bahay ko. Okay, so under construction pa yung ground ko, pati bakod. Pero kasi naka-assign pa ako sa isang lugar, hindi pa ako fully tumitira dito. Mayroon lang akong ni-request na titingin-tingin, magbabantay-bantay. So ito rin yung tanim ko na chico, may bunga na rin. Okay, at ito rin po yung dwarf na buko. Yes. Anytime from now, possible na, yeah, mamumunga na ito. Kasi tinitignan ko, buntis na. Oh, mayroon na yata. Yeah, may halos palabas na. Okay, ito. Mayroon din akong tanim dito na very rare. Ito po ay seedless na atis. Okay, so ito, natikman ko na ang bunga nito. Yeah, dalawang beses na ako namitas. Seedless talaga mga apo, mga lolo. Kung gusto nyo kumain ng atis, gustong-gusto nyo yung lasa, pero nakakabagot kasi ang daming buto. Pero ito, seedless, natikman ko na dalawang beses. Kaya lang, noong namitas ako noon, wala pa akong vlog. Kaya ngayon na mayroon na, papakita ko sa inyo. Ito ay yung aking tanim na, they call it is a mixture of guyabano at saka atis. Ang tamis nito. Opo. Ito, kukunin ko itong bunga nito. Pwede mo bang maipakita? Ito isa. Ah, hindi pa magulang yan. Bumaba ka dyan. Ito. Matured na ito. Pipitasin ko na. Oh. Tignan mo yan. Ang laki ng atis. Again, ito ay mixture ng atis at saka guyabano. Pero maraming seed ito. Yun lang ang seedless. Okay. Punta tayo doon sa dwarf buko ko pa. Malapit na rin mamunga. Matamis ito. Yan. Pag nahinog, idugtong ko yung video nito. Okay. Tignan natin ito. Ito, nagluluto yung misis ko. Okay. Yan. Ito yung another na coco dwarf. Ito. So anytime, mamumunga na rin ito. Ayan. Tignan mo yung, ano bang tawag dito? Papaya ko na napakalaki yung bunga. Kaya dito sa ground. Ito yung update sa ground ko, ha? Okay, kaya sari-sari. Plants with Lolo Fred, talagang mayroon. Okay, ito pa yung ano. Tignan natin yung itong aking buko dwarf. Dwarf din ito. Anytime, sabay-sabay sila na mamunga. Ito pa. Yan. Ito, dito.
Anytime, they will come. Yan. Maybe this year or next year, lalabas na ang bunga nito. See? Ito yung mulberry ko. Pero hindi natitiriman kaya hindi pa namumunga. Ito ang tanim ko na ito ay pungkan. Pungkan to. No, pungkan yan. Ito, pungkan. Pungkan ito. Pero yon may kalabas din ako dito. Kaya dapat mag-trim tayo. Sandali, kunin ko yung ano, pang-trim. Mag-trim ako sandali. May bunga din po yung dragon fruit. Ay, mayroon din bunga yung dragon fruit. May dragon fruit pala dito, itigitigisa. May dragon fruit tayo. Tagalin na natin yung plastic niya. Okay. May dragon fruit din tayo. O, ito. Marami na rin na pitas. Yung aking kaibigan dito na taga-dilig. Saka taga-pitas. Ito. Ito yung ating mulberry. Alam na ninyo, yung style ng pagpapabunga, kailangan kalbuhin ito, i-pruning. Ito rin. Matagal na hindi ka nakapunta dito dahil sa pandemic. Kaya yon naging masukal dito. Oh. Ito, sa next na video ko, ipakita ko sa inyo, malalaki na ang bunga. There we go. Ito ay kalabas. Kaya triman din natin kasi nagwa-wild na. Yan. O, tignan ninyo mga apo, mayroon siyang flower. Ito. Mayroon din dito. Mayroon siyang flower. Okay? So, magiging marami na ang bunga. Iyon yung kaisa-isang bunga niya. Tutulan natin. Tutulan natin, para ano? Para hindi mag-wild. Oops! Ngayon, itong suha, mayroon akong guyabano dito, suha, pomelo, at nung binili ko yung seedling, sabi nila galing Davao. Mayroon ba kayong nakuha? Akyatin ko kaya? Hindi, maganda kung akong akyat. Kunin ko yung isa. Yun o. Pwede yun, irin-ren. Ha? Parang? Kasi nag-inquit po yan kanina nung pinites ko eh. Nahulog ta? Oh no! Pwede na ta? Kunin mo yung mambukas. May bunga doon, may bunga. Ah, kukuha ako ng isa. Isa pa, hindi. Hawakan mo kuya. Ha? Pakihawak. Akyat ang Lolo Fred. Ang senior citizen. Yan. Saan ba?
dito. Ha? Saan? Bunga. Yun. Yung basa mo. Ay, yung mas malaki, kuhin natin. Mabot ko ba? So, kayang-kaya. Yan. Okay. Ngayon, buksan natin yung. Tinanim ko ito, mga itong suha na ito, mga 3 to 4 years. At ngayon, may bunga na. Ito rin santol ko na ito, Bangkok. Yan. Last time, namulaklak, namunga ng dalawa. Ito rin abukado ko na ito. Abukadong makapuno. Namulaklak. Pero hindi pa nagtuloy. By the way, mga apo, grafted ito. Yes. Buksan natin yung suha. Nasaan ba yung puha natin? Saan bang mas maganda dyan? Ito po. Ah, masinog yan. Okay. I-try natin. Pahiram yung upuan. Diyan tayo. Ito na lang. Sige. Dito tayo. I-try natin buksan. Ay, parang hindi pa yata hinog. Oh, no! Yeah, hindi pa yata hinog. Teka, tanggalin ko nga ito. Parang wala siyang laman. Napura yata natin ah. Sa lasa po ang ano. Ito mga apo ay tanim ko. Talagang hindi binili. Binili yung seedlings. Pero namumunga na. Kaya kung may tinanim, alam na ninyo yung karugtong, may aanihin na hilaw pagka hindi mo inantay. Pero at the proper time, after ilang buwan lang yon, ayan, makikita natin. Ang liit ng laman niya. Pero sana matamis. Ihilaw pa ito. Yeah, hilaw pa. Oh, no! Yeah, hindi pa hinog ito. Oh, tikman mo rin. Wow! Parang maasim. Ah, titikman ko. Kasi tinanim ko ito, kaya maganda ako munang kumain. Kasi kapag ka mapait, hindi matamis, wala akong sisisi na ako nagtanim. Okay. Hindi pa hinog. Oh, no! Siguro after mga 3 months pa or 2 months. Tikman mo rin. Yan. Ulan. Tikman mo, kaibigan. Yan. At hindi pa hinog. Anyway,
May bunga na siya. Matamis ito. Pagka mahinog. Ngayon ay napura. Okay. Ayun. Mga apo, magtanim din kayo. Plants. Plants with Lolo Fred. Ang gusto kong banggitin dito, pag may tinanim ka, may pipitasin ka. At ito, maantay lang na mahinog. I will tell you, matamis ito. Itong santol ko na ito, lalaki ng bunga, Bangkok. Ito naman, abukado ko na ito, ayon sa pinagbilhan ko ng seedlings, sabi nila malalaki. Namulaklak na last time, hindi nagtuloy. Pero itong next year na ito, makikita ko sigurado ang ganda ng sibol nila. Plus, mayroon akong lilim dito sa bakuran ko. Dito noon, bare talaga, walang mga tanim. At napakainit. Ngayon ay malilim na. Yun lang lilim, malaking bagay na. Maski mapait yung bunga, nako, yung lilim niya maganda. Kaya pagka ganun talaga yung bunga niya after pagka nahinog, puputulin ko yan, papalitan ko ng iba. Maipapalit ako actually na, pakita ko sa inyo, yung seedlings ko dito, naka-ready na itanim ko na. Ito ay grafted na durian. Dalawa. Yan. At ito rin, grafted ito na lansunis. Ito. Itatanim ko. Kung yung suha ko na yon ay hindi matamis, puputulin ko yan. Palitan ko ng lansunis. Kaya naka-ready na itong mga itatanim ko. Again, mga apo, plant. Plants with Lolo Fred. And I hope na ma-encourage po kayo. Huwag na kayong maburing ngayon. Magtanim na. At may pipitasin kayo. Yung lalo yung dwarf ko na buko, namimitas na ako doon sa naunang video ko. Ito, i-click lang ninyo yung naunang video ko. At iyon makita ninyo na from seedlings, and then around 3 to 5 years, at yung tanim ko na yung 4 years, namitas na ako, kinain ko pa yung masarap na buko juice. Yes! Salamat! At nawa magtanim tayo. Bye-bye!